welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, meron na naman tayong bagong video. At ang video na ito ay tatawagin natin na Kuripot Series 101. So, bakit ba natin ito tinawag na Kuripot Series? Kasi dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng mga tipid tips. At nakita nyo naman sa title sa baba, ang video natin na ito ay tatawagin natin na 5 Tips to Get Affordable and Quality Items Online. Without further ado, let's get started! Para sa ating tip number 1, hanapin mo yung mga bagay na kinakailangan mo. Saan mo ba hahanapin yung mga bagay na kinakailangan mo? Siyempre, pag bibili tayo, gusto natin na maganda, ayos, pero bawal lumabas. Bawal lumabas, pero pag sinabing pag... Sa classroom may batas, bawal lumabas, oh bawal lumabas, pero pag sinabing pag... Kasi ngayon nga quarantine na, may mga bagay talaga na hindi na natin ma-access. Halimbawa, bibili tayo sa mall ng mga bagay o essentials na kailangan natin. So ngayon, kaya nga na-invento yung mga online shops, online stores. So example lang ng online shop na in-orderan ko ng mga online items na binibili ko is Shopee and Lazada kasi yun yung pinakasikat dito sa Pilipinas. So, dun sa Shopee at sa or Lazada, hahanapin mo yung bagay na talagang kinakailangan mo. Ako kasi bilang mommy, dahil mommy na nga ako, most of the time, ang hinahanap ko is baby essentials. Tulad ng lotion, sabon, kasi minsan, sa sobrang takot natin na lumabas na yung quarantine, hindi na natin, mas pipili na lang natin na sa bahay na lang tayo. And then, yung mga food, pwedeng bili natin sa malapit na, kasi may mga malapit naman na stores. Pero yung iba talaga, hindi available. So, nag-online shop tayo. So, dun sa online shops na yun, hanapin natin yung mga bagay na talagang kinakailangan natin. Kasi, dito, ngayong quarantine, kailangan magtipid din tayo. So, kailangan natin isiping mabuti kung ano lang yung mga bagay na bibili natin. At kapag nakapili ka na nga ng item o nung bagay na talagang o product na talagang kinakailangan mo, pupunta na tayo sa tip number 2. So ngayon, for tip number 2, pupunta ka sa shop or i-browse mo yung shop kung saan yung item ay nandoon. So halimbawa, pumunta ka sa Shopee, tapos sa baba nun, pag in-scroll down mo, nandun yung shop ng item. So pukiklik mo siya. And then, titingnan mo yung ratings nung shop na bibilihan mo ng item. Para masigurado mo na trusted and totoo at hindi scam yung bibilihan item na gusto mo. Tip number 3 ay titingnan mo naman yung feedbacks dun sa item na bibilihin mo. So guys, example ko lang sa inyo. This 88, umorder ako sa Shopee ng, eto lang yung in-order ko. Pero ito yung dumating sa akin. Yan yung dumating. May mga freebies siya. Nakita ko na siya dun sa comment nung item na bibilin ko na okay, Unilever yung shop na binilan ko. And then, may mga freebies talaga siya na binibigay dun sa mga customers kasi nakita ko na yung feedback. So, hindi naman ako nag-assume na, ano lang, na may freebies siya na madami. Basta nung dumating, nagulat ako, malaki siya kasi maliit lang naman yung in-order ko na baby lotion. And then, madami siyang freebies. Yan yung one of the examples talaga. And kapag yung items is tinitingnan mo yung mga feedbacks niya and mga comments ng mga customers. And one of the reason din yon yung mga shop talaga is mapapatunayan mo na totoo and legit. If ever na-order ka kasi online, pwede ka din namang, if gusto mo talaga makasigurado and hindi ka mabilis magtiwala, siguro mag-order ka sa mga mall site, yung tinatawag na Lazmall, Shopee Mall, yung mga online shop na yun. And then, dun kasi talaga is 100% legit yung mga items na bibilhin mo. After mo namang mabasa yung mga feedbacks ng mga bumili o mga customer na bumili noong items na gusto mo rin ay dito na tayo sa tip number 4. So, tip number 4, i-check mo kung meron bang mga vouchers na ino-offer yung shops. Sa ganong paraan, mas makakatipid ka. Halimbawa, yung voucher na binigay niya is
free shipping, minimum spend of 199, minimum spend of 99, yung mga ganong vouchers, or kaya follow the shops and you will receive 10 pesos off. Yung mga ganong vouchers, so kailangan i-grab mo yun pag pumunta ka dun sa shop ng item na bibilhin mo para naman magkaroon ka ng discounts and makakatipid ka. At kung hindi naman urgently needed or hindi mo talaga kailangan yung products, mapupunta na tayo ngayon sa tip number 5. So yung tip number 5, pwede mong intayin yung mga monthly promos, monthly discounts ng mga shops ng Lazada or Shopee, kasi nagbibigay sila ng mga monthly promos parang 1-1, 2-2, 3-3. Yung sinasabi ko is halimbawa January 1, February 2, March 3, April 4, May 5. Minsan meron pa silang payday sale. And yung mga, yung kapag matatapos na yung buwan, may mga ganun din silang mga big, ano yung bounce back sale, yung mga ganun yung ino-offer nila. So sa pag ganung paraan, kapag ganun yung pinili mo, or kapag sa mga day na yun ka nag-order, kasi mas malaki yung chance na makatipid ka. Minsan wala na siyang shipping fee, minsan bawas na yung shipping fee, so mas makakatipid ka. Minsan meron pa sila doon na 50% off. So ayun guys, yun lamang po ang ating 5 tips to get affordable and quality items online. So sana may natutunan kayo sa araw na ito and sa video ko na to. Kung gusto niyo ang video ko na to, please hit like, click subscribe, and click on the bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Pwede ka na ding mag-comment sa baba, sa comment section, kung ano pa yung gusto mong makita ko sa channel. Makita mo sa channel ko. Kaya naman, thank you for watching, and see you on my next vlog. Bye-bye!